Hindi ko lahat halos ng post ko doon puro sorry ah puro kaguguhan. I find humor in everyday stuff. Minsan I post things na funny na nakririnig ko. Ang maganda kay Direk Chris, inaral niya yung personality ko. Hello? Inaral ko yung personality. Inaral niya yung personality ko. Sabi niya, okay, I don't wanna end the video na on a serious note, on a sad note. So, isip tayo. Your personality na kwela, na mahilig, na comedy writer should come out. Sabi ko, paano? Ikaw na bahala. Sabi ko, wala pa isip. Nagkataon po yung location manager namin, si Pong, eh, kanya yung supply. Pinay talaga siya. Nagsabi lang talaga siya na, Direk, ako may idea. Sabi ko, ano yung idea mo? Kasi iniwanan po siya talaga ng asawa niya. At anak. Dala yung anak. Kasi nung pinakinggan ko yung kanta ni McCoy, hindi ko talaga sila mahabol eh. Kasi nga, Pilay, sabi na, that could be the perfect life span at the end of the video. Maraming maraming salamat po sa pananood. Pina-CG ko pa yan, parang gumawa po ako konti, hindi na umarap. Nag-budget sa CG. Pasensya na kayo dyan. Ay, question, yung kanina, may hinabol na ba ako? Good question, actually. Actually, kami, nag-ahabol po ako. There's so many things I wanna do. I'm already 40 years. May stinger pa. I'm 40. Like what I said, I really wanna direct shows then. I wanna write for movies. Gumagawa ko kay Ricky Dean ng scriptwriting. That's 2 years ago. Batch ano ko, batch 70. Sa kay Ricky. I'm very fortunate na to be under his wings. Kaya, from team, ang orientation ko ngayon to write for TV. Pero it's a dream of mine to write screenplays as well. You haven't ventured into like Himalaya or anything? Not yet. Eto, the thing is, medyo double-edged din yung ginagawa ko. If I'm not busy writing episodes for TV, I'm writing movies. Mga draft. Natuwa ako kasi meron akong collection ng movies na medyo artsy, medyo edgy. Tapos meron ako na draft ng mga movies na alam kong sobrang commercial naman. So I wanna be that kind of writer. Hindi po ako siguro yung namimili. Ako yung main statement na yun na hindi siguro wala. I appreciate both and both genre. Tapos directing sa TV, tapos directing for movies, why not? And right now po, I'm directing live events na. Ako yung nag-direct ng My Special Love ni Pobre. Yun yung wala kong project. Thankfully, natuwa naman ng GMA, binigyan na nila ako ng go-sign na to do more, to direct more live concerts. So, yun. Kung may hinahabol, to answer the question nyo, ma'am, kung may hinahabol ako marami. There's so many things I want to do. McCoy? Yes, sir. Ano, since you've been working with Bitoy na rin, okay. Naisip mo ba magkaroon ng collaborative song with Michael V na kayong dalawa magkagawa ng kanta talaga? Yun. Yung next single ko na pinaplano ay sa co-written song with him. Di na ako sure kung isa sa mga inilabas namin na sa pipito kasi sabi ko mga kanina, may mga songs ako doon na half songs dahil for the episode. It's either pumili ako doon ng tatapusin or kulitin at ligawan ko si Bitoy na meron akong song. Lagyan mo naman ang tatak Bitoy. Pero I'm gearing towards that. My follow-up single is going to be a Michael V. McCoy. Yung kanta mo rin actually, parang maganda rin siya ilatag dun sa bagong movie ni Bitoy, yung Family Story. Yes, thank you for mentioning. Ano na po ha, July, okay, July 24? July 24, Family History. I'm part of the creative team. Si Bitoy kasi may ano yan eh, may pamilya siya, creative. When Bitoy conceptualized the movie, ano siya, ang galing na niya, pero he sat us all down. Pinakita niya sa amin yung outline on draft and then he asked all of our inputs. So I'm part of that creative team na bumuo nun. Hindi lang umabot, pero I wrote a song with him, but ganon. Sung by Miguel Tan Felix. It's also on Spotify. It's airing din. Maganda rin yung song, you listen to it. Sayang,
sana umabot nga ito. Pero, hindi umabot eh. Bakit kita muli? Pero sa yun, para papromote na rin po Family History. Now, Family History is a movie with a different Michael V. Kasi, pinag-uusapan nga namin yung isang araw, a lot of people, di ba when you say Vic Soto? Sa TV, you know, bossing. Tapos pag nag-translate siya sa film, bigger, a bigger bossing, pero it's basically the same bossing. Laugh out loud. If you mention Vice Ganda, kilala niyo yung persona niyo sa TV, siya si Vice Ganda, nakakatawa. Bigger version lang, mas nakakatawang Vice Ganda on screen. Pero Family History, I don't know if I'm gonna get in trouble with this, pero I have to tell you na, what you see kay Pitoy sa TV, hindi siya yung Pitoy. So, I really have to say it. Kasi when I saw the trailer, sabi ko, hindi ito si Pitoy, hindi ito si Pepito Manaloto, ito si Alex ng Tayo. Naku, panoorin niyo. Promise. Hindi dahil part ako, pero we all know how Filipino movies go. Pero this one, I'm pretty sure you'll find out na iba din lang ito. Pitoy. Yun na yun. Pitoy. Ako, yung new song mo, habang pinapakinggan ko, para siyang, yung beat niya is more parang kundiman. Yeah. Was it intentional ba na gano'n ang ano niya? Yeah, mula kayo niyo po ako. Talagang galing ako sa lagrami ng mga playboy. Ano, may isang kundiman. Doon galing yung kundiman, so, nung narinig ko yung waltzy-waltzy dati, sabi ko nga, very Disney. Siguro may Tagalog na Disney, baka kasama yung kanta. Yes, isa yun sa factor na kinonsider ko na I wanna do this song because of the Kundima feels. When you say Kundima naman, it's a traditional love song. So, sana na-achieve na ako yung goal. Yeah. Mamay, alam mas malapit sa puso mo, to write a song or to write a script? Good question. I-explain ko na ito nung signing. Look, I have to let you know na I love telling stories. I love telling stories. Dala ko chismoso, mahilig akong magkwento. Mahilig akong magsulat ng kwento. Before script writing, I thought ang medium ko would be songs. Akala ko magsusulat ako, ay magkukwento ako through songs. When I learned how to write scripts, nagkaroon ako ng sobrang freedom. More spaces, more opportunity to write down ideas. Sabi ko nga, pagkanta, 3 minutes yan. Magkukwento ako, may tono, 3 minutes. Sa script po, I write for about 37 to 40 pages. 25-26 sequences. Mas masarap magkukwento. Pero ang challenge, nasa pagsusulat ng kanta. I have to tell my story in 3 minutes time. 2 verses, 1 chorus, 1 refrain. How about singing or writing? Mas comfortable ako writing. I'm halang. Maniniwala ba kayo? Huwag sinabi ko sa inyo na I'm a very introverted person. Mukhang hindi kayo maniniwala, pero if you ask me to do a show or write at home, I'll choose writing at home. Mas ganun ako. Ang lakas lang ng RG talaga. Napalabas nila ako sa lungga ako. Sa shell ko. Pero for 6 years, sa bahay kasi, ganito lang din kalaki. I have a corner, nandun lang yung laptop, nandun yung mga halaman ko, nandun yung aso ko, nandun yung coffee maker. Yun na po ang mundo ko. I'm very happy with it. When I sing, I stand in front of a crowd. It's a different world sa akin. Pero, to answer you honestly, I'll choose writing. Pero, I'll record songs. Kasi when I record songs, ito yung kanta, na-record ko. Papatuko yun sa universe. Pakinggan ninyo. Enjoy nyo, appreciate nyo. Thank you for loving it if you like it. Pero writing, it's something I can do even without sleeping. I really love writing. Last one.